kakagising ko lang ngayon. And for this vlog, ituturo ko sa inyo kung paano kami nagbabox ng aming cake. This is for those beginners sa cake world na hindi pa maalam or hindi pa marunong gumawa ng box para sa kanilang cake. So, yun. Para sa ating material, syempre ang ginamit naming board is size 12. Kaya ang gagamitin din nating box ay size 12 inches. At meron din tayong cake post. Ayan. Nagamit tayo ng dalawang cake post. Kung ano guys yung ginamit mong board sa iyong cake, yun din ang gagamitin mong box para sa iyong cake. And syempre guys, gagamit din tayo nito. Ang tawag po dito ay cello sheet. Yan. Ito yung ginagamit na pang balot dun sa box ng cake kapag mataas yung cake mo. Kapag yung cake mo is mababalik, 3 inches lang siya. Tapos yung parang ganito siya kalaki, ganyan lang din siya kataas. No need na tayong gumamit ng cello sheet tsaka ng cake post. Pero kapag mataas yung cake mo, kailangan mo talagang gumamit ng cake post as support tapos ng cello sheet para dun sa wall ng ating cake box. So, ipapakita ko na sa inyo guys kung paano ko gumagawa ng cake box namin. Okay? So, stay tuned! Una, syempre, kailangan natin i-fold yung ating cake box. Yan, i-fold nyo lang yung mga sides. Yan. Lock nyo lang siya. Yung mga sides niya. Then, yung box. Ang ginagawa pala namin guys, kapag nagbabox kami, inilalagay na agad namin yung candle para iwas kalimot. Kasi minsan, sa pagmamadali mo na mag-deliver ng cake, nakakalimutan mo na yung candle. Eh, syempre, dapat yung cake natin palaging may pre-candle para may ibublow yung ating celebrant. Kapag ganito lang kataas, guys, yung cake, noon na tayong gumamit ng cake post tsaka ng cello sheet kasi kasya na siya. Pero kapag mataas yung cake mo, kailangan mo talagang gumamit ng ganito, cake post. Cake post ang tawag dito. So, for example, ito yung cake na ibabox natin, okay? Pero ito talaga yung cake na ibabox ko ngayon. So, susukatin mo siya kung gano'n siya kataas. Mula dun sa board hanggang dun sa topper. Yan. Kailangan medyo mataas siya para hindi lalapat yung topper sa, ano, sa pinaka-cover ng ating cake. Kung gano'n siya kataas, dapat gano'n din siya ka. Dapat ganun din kataas yung cut mo sa ating cake post. So, I think kakailangan ko ng apat na cake post kasi hindi siya kaya ng half lang. Kasi pag half lang, hanggang dito lang. So, bitin. Hindi, ano, hindi aabot dun sa topper. So, kailangan mas mataas siya. Ayan. May mga ganyan. Kailangan ko mag-add ng dalawa pang cake post kasi kailangan apat na side yung merong cake post. Magtupi lang ako nito. So, gagawa ka lang ng apat na ganito na same height. Ayan. Papa ko ng dalawa. Ito na yung additional na corner post or cake post, guys. Ipakat ko lang din siya. Gupitin lang natin siya. Yung cake, tinago ko muna kasi ano, baka masagi ko, baka masira ko pa siya. Icing kasi yun. Delikado. Baka masagay ko pa, mag-uulit pa ako ng pagdidesign. So, yan. Once na nakat mo na siyang ganyan, kailangan mo naman siyang i-fold in half sa gitna. Gaganan mo siya. Dito mo siya i-stapler. Since itong length na to, itong haba na to is kasya naman doon sa ating cake na sinukat kanina. So, i-stapler mo siya ganyan.
sa lahat ng corner. Kailangan mo siyang stapler ng dalawa dito, tapos dito dalawa din. So, wait lang, kunin ko yung stapler. So, ganito yung magiging itsura niya. Yan. Okay. Tapusin lang natin yung paglalagay. Ay, by the way guys, nakalimutan ko pala. Bago mo pala siya i-stapler ng ganyan, kailangan mo muna siya i-cut dito sa dulo. Kasi doon natin i-insert yung cover ng ating cake box. Ganyan. Cut mo lang siya mga 2 inches. So, need natin siya i-cut ng ganito. Yan. Mga 2 inches. Para may paglalagyan yung ating cover. Ito, nakalimutan ko siya i-cut. So, i-cut na natin dito. Guys, once okay na yung ating box, ayan, pwede na natin ilagay yung ating cake dito sa loob. So, kapag maglalagay ka ng cake sa iyong box, lalo na kapag icing siya, you need to be very careful na hindi mo masagi yung kanyang icing. Kung hindi, mag-ulit ka ng pagde-design. So, ayan, ilalagay na natin ngayon yung cover ng cake. So, dito mo siya i-insert doon sa ating ginawa, yung sa ating kinat. Yan. Pasok mo lang siyang ganan. Yan. Lahat ng corner, ganyan, ipapasok mo lang siya. Yan. Ganyan yung itsura niya. So, iti-tape na natin siya para naka-steady siya. Hindi siya gagalaw. Need mo lang i-tape yung mga side na yan. Ganyan. Okay. So once na na-tape mo na lahat ng corner, nakadikit na siyang ganyan, nakasealed na siya, kailangan naman natin gumamit nitong cello sheet pang cover dito sa wall niya para hindi madudumihan yung ating cake. Magkat tayo nung size kung gaano lang kalaki yung butas ng cake. Ganyan. Then, ikakat mo lang siya. Move ko lang yung konti yung cake. So, since ganito siya kataas, ayan, kakat ko lang siya hanggang dito. Bale, dalawang ganito yung gagamitin natin, guys. Dalawang cut ng ganito to cover all the sides of the wall. So, kailangan ko pa ulit gumupit ng isa pa. Same size. Kukatin mo lang kung gano'n siya ka lapad.